Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa ikalimang linggo ng Kuwaresma. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng ating pananampalataya na nagbigay sa atin ng daan para malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon ang salita ng Diyos. Ako po si Sister Amelyn Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Ihanda na natin ang ating sarili sa pakikinig ng mabuting balita ngayon. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao at pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Dinala naman ang mga guro ng batas at ng mga pariseo ang isang babae na huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa gitna at sinabi kay Jesus, "Guro, huling-huli ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ng ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo?" Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maisakdal sila laban sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, "Ang walang sala ang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alis ang magmula sa matatanda at siya'y naiwang mag-isa pati na ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo?" At sumagot siya, "Wala, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa." Isa lamang ang totoong may karapatan na bumato sa babaeng nahuling nakikiapid. Walang iba kundi si Jesus. Sa lahat ng mga taong naroon, tanging si Jesus lamang ang walang kasalanan. Ngunit hindi siya dumampot ng bato at hindi niya piniling parusahan ang babae. Hindi siya kumagat sa patibong ng mga eskriba at pariseo. Ginamit nila ang kawawang babae para siluin si Jesus. Nakasalalay sa kanilang argumento ang utos ni Moises na batuhin ang sinumang nahuli sa pakikiapid. Kung sasang-ayon dito si Jesus at ipag-utos niyang batuhin ang babae, madidismaya ang taong bayan na kilala si Jesus na isang mabuting tao na hindi marunong manakit. Kayo din naman, maaaring magka-problema si Jesus sa mga Romano na tanging may karapatan na magpataw ng utos ng pagpatay sa mga bumabali sa batas. Sa kabilang banda, kung tahas ang sasabihin ni Jesus na huwag batuhin ng babae, aakusahan siya ng mga Hudyo na sumisira sa utos na ibinigay ni Moises. Alam ni Jesus na hindi totoong naghahanap ng katotohanan ang mga eskriba at pariseo. Ang pinupuntirian nila ay mismong si Jesus at hindi ang babaeng nagkasala. Yumuko si Jesus sa lupa at nagsulat. Ito ang paraan niya para sabing ayaw niyang maging bahagi ng moro-morong ito. At nang kinulit siya ng mga leader pang-relihiyon, sinabi niya sa kanilang batuhin ang babae kung sino man sa kanila ang walang kasalanan. Sa muling pagsulat ni Jesus sa lupa, isa-isang umalis ang mga tao mula sa nakatatanda hanggang sa pinakabata. Nagingit-ngit ba tayo sa galit dahil sa kasalanan ng ating kapwa? Kaya ba natin silang palayain sa kanilang pagkakasala upang tulad ni Jesus, mabigyan natin sila ng bagong pagkakataon? Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH.
para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners. Asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng iyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Sama-sama nating ipagdasal na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos, mapananaligan. Sa sala at kahinaan, tayo hinahango at tinutulungan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.